May interview kami noon at doon pa rin kami sa inalisan namin na bahay kasi andun pa yung editor namin. Sobrang lungkot ni Pai araw-araw. As in, ang lala. Kaya ako sinasabi sa nila, big, buti nagpupunta kayo para kahit paano yung vibe. O, kaninang umaga, hindi siya ang ginising ko. Si Mika, yun ang ginising ko, napumunta siya sa bahay. Mm-mm. Kasi nga, sawang dito. Sobrang sad girl. Si Paye, sobrang sad girl ka na yun. Lagi siya sabihin na antok siya, hindi lang po ako nag-cellphone, ganito lang po, ganyan lang. At ang matindi pa kay Paye, ang eksena nila. Di ba tayo buong bahay? Sa kwarto niya lang inasikasin niya, pag napagdol siya. Kinan ako siya, di ba? Kinato ko. Paye, alam ko na, punta ka rin sa ate mo, hindi puro ka-cellphone. Alam mo sabi niya, mamingi lang ako nag-cellphone. Sabi ko, puntahan mo nga yung ate mo doon, minsan lang pumunta dito. Diba gusto mo ng family sisterhood, di bonding. Eh, yun ate mo, puntahan mo. Sabi kong ganun. Alam mo sabi niya? Hingihinga lang po ako nakapag-cellphone. Kaya nga unahin mo yung ate mo kaysa jowa mo yung kinakausap. Isa lang mo patayin dito. Ah, okay po. Binaba niya yung tawag niya kay Kiana. So, punta siya kay Papi. Anong pagkarating niya? Dahil nakipag-usap sa sandali. Siya si Papi siya kasi si cellphone pa din. Hindi siya nakipag-banding. Hindi siya nakasimalmal nga siya. Kaya sabi ko, oh, nyari siya. Sabi niya, pagod ko din. Ganyan lang siya. Pero siya kaya ako, sabi ko, pagod ka, sige, pahina ka na. Sige, mo siya na naman niya, nakaganyan. Kaya sabi ko, gano'ng plancha, mag-ace ka naman. Oh, ito, low bat kasi. Pwede ko naman iyan yung record nito kapag na-charge ko na. Sabi ko kayo, sige, Kiana. Kiana, alam mo naman tinutulungan kita para maging maayos. Bakit hindi mo sinabi sa akin yung ginawa mo kay Paye? Na nagkwento siya na alto, nagkapag-usap kayo. Tapos sinabi mo sa kanya na walang si Sienna. Bukas na bukas, pwede naman ako mag Next week, pwede naman ako mag-flight ng ticket ko eh. Aalis agad ako, wala si Sienna. Diba yun ang ano niya? Sabi ko, paano yun? Akala ko ba, maayos? Ba't ginaganon mo pala siya? Pinagtatanggol pa man din kita, tinutulungan pa man din kita. Mama, kung may ganun po akong ginawa at sinabi, bakit pa po ako pupunta ng Amerika? Wala po akong ganun sinabi. Ang sabi ko po kay Paye, ganito po yun. Para hindi sa'yo yung sisi at wala sa akin yung sisi, pupunta ako ng ibang bansa para walang sisihan. Kasi para sa future ko, mapatunayan ko, oh, exactly, tumawag siya kay Paye. Bakit paano mo nasabi minamalfa kita? Saan kita minamalfa? Alam mo sabi ni Paye? Si Mami only lang nagsabi nun, hindi naman again. Oh, ako nagsabi. Tawagin mo kayo si Paye. Sabi ni Kai, sa harap ko, at saka hindi mo kinakwento. Ako naman. Pinaulit natin eh. Awang-awang pa ako kay Paye eh. Kanina yung kinakwento ni Paye, nakasama ko. Bukod sa sinabi niya sa akin, Mikay, Mikay, ako ba nagsabi nun? Hindi. Sino nagsabi nun? Paye. Pinalabas mo lang daw na minamayfak mo si... Minamayfak siya ni Tiana. Wala daw nang... Gagay mo nga si Paye. Kahit magharap-harap pa daw lahat. Grabe na si Paye. To make the long story short, eto na naman si Paye. Paiba-iba ng statement. Nagmukha na namang masama si Tony sa kwento. Ano sinabi mo sa akin nung sinabi sa'yo ni Tiana sa icon? Mami, ano sinabi mo? Sinabi niya sa icon, di ba sabi niya sa'yo? O sige, pwede naman ako mag-book eh. Kahit mami, next week. Dito na po sa akin sinabi po yun. Dito ka sa icon, basta nag-open dito ka sa akin. Dito po. Ano sinabi niya sa'yo? Sabi niya po sa akin, pwede naman ako mag-book next week eh. Basta walang si Tiana. Tinanong ko po siya, so nasa akin yung sisi. Sabi niya, hindi. Hindi, wala sa'yo, pero wala rin sa'kin. Ginano niya po ako. Tapos iba po sabi mo sa'kin, Mami, hindi pwede yan, Paye, kasi minamind pa ka niya. Oo, pwede. Kasi alam mo may iba, ay alam niyang may abandonment issues ka. Yun o kaya po. Nga, bawag sa'yo si Kiana kanina, anong sinabi mo kay Kiana? Ayun po, sinabi ko. Naka-record ka! May record kami ngayon. Ano sinabi mo kay Kiana? Na wala naman ako sinabi, ganoon si Mami Uno. Si Mami Uno lang nagpalabas na parang minimental fuck kita. Mami, hindi po, ang sinabi ko po sa kanya, hindi ako ang nagsabi sa'yo na minamindfuck mo ako. Sinabihan ako nun ni Mami, pero wala po ako sinasabi sa kanya. Ako naman talaga nagsabi. Wala ako naman talaga nagsabi. Ako naman talaga nagsabi. Kaya na fuck niya ako, wala nga ako nagparealize sa kanya na pamamindfuck yun. Hindi niya ako pwedeng gawin yun. Na kung totoong naiintindihan siya ni Kiana, hindi niya i-mental fuck si Paye na parang iiwanan niya ng ganun-ganun, walang sisihan na. Pero, sinabi ni Paye daw na hindi naman daw niya yung sinabi kasi ang sabi daw niya, ganito daw yung nangyari. Oh, kapag ako, para wala sa akin yung sisi at wala sa iyo yung sisi, aalis na lang ako para walang sisihan. Hindi daw niya sinabi yung, hindi daw niya sinabi yung walang sisihan, ha? Wala Mami, daw siya. Mami, di ba ang sinabi ko po sa inyo, sinabi niya po sa akin, sige, pwede naman ako mag-book next week, eh. Basta wala sa akin yung sisi. Sabi ko, ha? Sa akin? Sa akin yung sisi? Sabi niya, hindi, wala sa'yo, pero wala rin sa akin. Tapos dun mo Paye, ito ang exact words mo, kaya na-bantrip ako. Nandun si Mikay nun, okay. Sinulat mo ulit, may ibang tao ulit. Ang sabi sa akin ni Kiana, Mami kasi ginaganto niya ako pag kinakausap ko siya eh. Ano yun? Di ba? Gusto mo pwede na ako mag-book next week eh. Basta walang sisihan ah. Ayun nga po. Period!
Yun, Paye. Pinaulit namin yun sa'yo, Paye. Yan na ang sinabi mo. Yan din ang sinabi mo, di ba, kay Ate Marie? Nung nakausap. Oh, ba't bigla ngayon naiiba yung statement? Magkaiba kasi yung magbubuk na ako next week, ah, walang sisi yan, ha? Sa magbubuk na ako next week para walang sisi sa'yo, walang sisi sa'kin. Period. Magkaiba yun, Paye. Hindi nila magets na bata pa ako. Nalilito na nga ako dahil may desisyon na yung girlfriend ko na aalis na ng Pinas. Kaya, kung maging magulo yung kwento ko, dapat umintindi sila. Pero yun din po yung sinabi niya sa akin. Kasi tinatanong ko po siya. Ano ang sinabi niya sa'yo? Letter A o letter B? Yung eksakto. Kasi dalawa magkaiba yun. Magiging dalawa meaning nun. Yung ano po, wala sa akin yung sisi. Basta wala rin sa'yo. Hindi. Wait lang ngayon po, tangina, ganyan. Specific. Wait, tatlong beses mo kinuwento sa amin. Ang sabi mo sa amin, pwede na nga ako mag-book next week eh. Kasi gano'n naman po talaga niya. Kaya nga, sabi mo maanga siya, di ba? Opo. O, tapos sinabi mo din na ano, basta walang sisihan, ha? Gano'n niya naman po talaga sa akin sinabi, ma'am. Exactly ito, di ba? Opo. O, so letter A. Kasama yung letter B na sinabi mo na, hala, ba't sa akin yung sisi? Para wala sa'yo, para wala sa akin, tama? Opo. O, so may mental fuck pa din nun. Pero wala po akong sinasabi sa kanyang mini-mental fuck niya ako. Kasi si mami... Ako nagsabi sa kanya nun. Hindi ko po binanggit sa kanya yun. Hindi, kasi ang ano kasi ni Pai, ang intro niya. Kasi mami, pagkakausapin ko siya, ganito siya kung sumagot sa akin. Ganun niya sinabi, tapos ano ba? So ganun yung nangyari. Kaya ako, utang ina, kung may mental fuck yan, Pai, ba't gaganyan? Akala ko ba siya lang ang nakakaintindi sa'yo? Ganyan na nga yung nanay at tatay mo. Ginanyang karas, ganyan ka pakausapin ng tao. Basta walang sisihan, ha? Ikaw na nga maiiwan sa Pinas, ikaw pa gaganyan. Ginagaldal daw kasi siya ni Paye about sa pagpunta ng ano, nung kinakausap daw siya na about dun sa plano, sabi niya, oh, okay, sige, pwede naman na siya mag ano, kumbaga, bakit daw siya pupunta ng ibang bansa? Ay, mga ganito, shit, putang ina, buntis ako, hindi niyo ako ginaganto, kinakwentuhan ng ganito, na totoo lang. Dapat, di ba, hindi in-open sa akin to? Kasi nga, di ba, hindi ako dapat, ulit. Tsaka Paye, pag ganun kasi, maging anak ka naman, sabi ko sa hindi ka lang basta jowa, kaya na ganito kasimple yan. Ha? Kinuwento ko kay mami yung eksaktong nangyari at siya ang nagparealize sa akin at na-realize ko din na pang may mental fuck yun. Hindi mo ako dapat ganun kausapin. Tatkakampi mo ako nung dedo sinabi si mami yan. Turo pa naman eh. Maging anak ka rin kasi. Pagtanggol mo rin ako, ganun ang tamang pag-explain. At saka hindi rin buo yung pagkakakwento mo kay Tony. Pero alam mo ate, regardless, hindi natin to para gawin big deal. Hindi ko alam baka mataas ang emosyon ko kasi minsan di ba pagpapasa-pasa na ng kwento, dagdag bawas na. Kahit si Paye, pag isang bagay kinukwento mo ng paulit-ulit, eh parang anong nangyayari? Naiiba ka na ng terms. Pero ang gusto ko lang i-clear na ate, para clearly nga mapa-audi, kaya ako sinabi na ginaganyan ka ni Kiana, alam kong bata pa si Kiana, pangalawa, tatlong beses sa amin yung kinukwento ni Paye. At ako, naawa ako kay Paye. Ako naman sinabi ko sa'yo, ate, huwag niyang gaganyanin si Paye. Oo, nagalit ako kay Kiana. Bakit ano, tinutulungan pa kita tapos gagawin mo si Paye? Kasi kahit anong sabihin mo, kahit anong gawin mo, si Paye ang maiiwan sa Pilipinas. Yung routine niya, yung pagtitingin siya sa labas, siya ang malulungkot. Nihingan ko po kasi siya ng plano. Kasi sinabi sa akin sinabi ko sa kanya. Na ano pa ang plano niya? Diba? Tapos sinabi ko rin po kay mami na, mami, nagbigay rin naman po ako ng pwede maging solusyon niya. Nagsabi rin po ako sa kanya. Eh siya rin naman po nag-decide na magkakalit po siya. Kasi di ba po sinabihan mo po ako na bigyan ko po siya ng ultimatum kahit ito. Okay. Okay. Ito mo tawag sa'yo, bawal yung sa amin sa reality. Airplane mode kayo kung hindi niyo mapigilan. Bago ko po sabihin niyo. Diyan na kasi yung ano. Tumawag kasi po siya sa akin. Babay na. Sorry. Diyan na kasi. Bumula babay na. Pali naman. Susi ko nga! Gusto ko kayo si Paye, tumakas yung uninsyon ng kaibigan ko, buntis na eh! Huwag ka na rin kumala, eksena dito sa Toro Family! Pagsabihan ko si Paye! Uy, gago ka na! Huwag ka na batong yan! Nakikisali pa tong unicorn na to, feeling Toro Family. Wala namang ibang ginawa dito sa bahay kundi makikain.